Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, Batikang Broadcast Journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At ito po ang inyong kadiskarte, Mel Elizalde, sa programang Kadiskarte, syempre, at sa ating pong mula sa estudyo ng Elizalde Broadcasting, dito po sa Kalakhang, Maynila. Ngayon, December 7, 2022. Naku, kanina po, mga alauna pasado, no? Tayo ay ginimbal, na medyo nagimbal tayo kasi nandito tayo sa 605, sa 6th floor ng building. Ginimbal po ang Manila ng 5.3 na lindol sa Richter scale, no? Medyo talaga hong pag nasa building pala kayo, talagang damandama ho nyo yung uga. It's a good thing na lang, ito pong building na to, floating foundation daw ito sapagkat matagal na po itong building na to. Pero siyempre, alam nyo naman, yung matatagal na building, hindi basta ho yan nagigiba. Kaya nga medyo kahit na kinakabahan tayo, okay lang. Ang katwiran ho natin kahit saan tayo, pagka talagang oras na wala tayong magagawa. Hindi po ba? Pero na kailangan po rin natin ng iba yung pag-iingat. At kumusta po tayo dyan sa labas, mga kababayan kong mga minamahal, mga kadiskarte, kumusta po kayong lahat? At alam nyo, yung iba ho, mga medyo nervyoso, kalmahin nyo yung sarili nyo dahil sabi nga po, itong mga panahon na to, dumarating yung mga lindol and sinasabi nga, we are expecting the big one, sabi hong ganun, no? Ng pillbox, no? Yan daw po dito sa Metro Manila at sa iba't ibang pook ng bansa. Sabagat alam nyo naman, siguro dala na rin ho yun ng climate change, no? Yung pag-andar ng ng lupa hindi ho maiiwasan. Kung tayo man po ay may sakit na nervyos, pag may sakit na nervyos, parang ang hirap po yata ang pigilin. Pero kung talagang nervyos lang kayo, nene-nervyos, ang gawin nyo, kakalmahin nyo lang yung sarili nyo. Kumbaga, nakasan lang yung loob. At alam nyo yung lindol, hindi naman ho agad yun babagsak kung alimbawa na pakalakas man . Siyempre, may uga-uga pa yan. At meron tayong mga magkakataon na sumilong sa mga ilalim ng lamesa, just in case. No? Natutuhan ho natin yan sa mga earthquake drill na ika nga ho tinuturo ng ating pamahalaan, no? Sa bawat local government at yan po ay tinuturo sa mga mamamayan at na magandang anho yan, kaalaman at nakatutulong sa ating mga mamamayan lalo na yung mga ika nga po yun nga mga nervyoso, no? Kailangan ho natin yung kalmado lang. Lahat ng bagay ay kailangan kalmado lang. Kahit na busit ka na, kakalma ka pa rin. Pero sandali po ako'y natutuwa dahil palagian ng ating pong mga viewers at taga-subaybay. Si Dr. Lloyd D. Diaz is watching with us. Talaga po namang napakalaki ng aking pasasalamat kay Dr. Diaz, ang dati po naming principal. At was, of course, lagi ko pong sinasabi, hindi dahil sa ano pa man, totoo naman na siya po ay isa sa mga one of the best principal dito sa Manila, no? Si Dr. Lloyd D. Diaz. And of course, Mr. McCoy Villaroman is watching. Thank you, sir. At si Diding Elizalde is watching. Oo, Diding, kanina, palabas na sana ako biglang lumindol. Hindi tuloy ako nakalabas para ayusin yung bukas na lang ng umaga. No, ayan. Diding Elizalde is watching from Antique. Ayan po. Dahil nais kong ibahagi sa inyo, siyempre, tayong lahat ay nagtaka, bakit kaya, ano kayang intensity yon? Sapagkat medyo malakas o at saka matagal-tagal.
Kaya kaagad-agad na ako po yung nandun sa lamesa, tinignan ko ho agad sa ano sa Google, no? Eh, kailangan ho na maiparating natin sa ating mga kababayan. Siyempre, yung mga walang radyo, kailangan natin agad. Eh, kaya kailangan ho, meron tayong ano eh, yung tinatawag na transistor na dibaterya just in case na mawala ng kuryente. Yan po yung mga kailangan natin. Yung ano ho, radyo na dibaterya, flashlight. Baka may flashlight nga tayo, wala naman baterya. Kailangan ho, may baterya, no? Kasi alam naman ho natin na kapag nagkaroon ng lindol, most probably pagka matagal at talagang mataas ang intensity, usually na tinatanggal ho yung kuryente para ma-avoid ho yung mga kung ano pang mangyayaring mga kapahamakan, di ba? Kasi kuminsan pag lumindin to, baka mga napatid yung mga kable. Kaya ho, maagap ang ating Meralco, no? So yan po. At ngayon, ang pag-uusapan natin, eh, ito ho, maganda eh, kasi kailangan ho, bagamat tinalakay namin to kanina sa talakayan ni Mr. Sammy Gabot, si Mr. Asintado, hindi ho natin masyadong napag-usapan in detalye kasi kung saan-saan ho napunta yung ating mga pinag-usapan. Alam nyo naman si Sir Gabot eh, lahat ho, imbestigahan yan. Parang abogado yan. But then, ito po, ang ating po pag-uusapan, yung ex-official ni President Digong Duterte ipapatawag sa Senado. Kailan po yan? Sa December 14. Kaya tutok ho tayo. Tungkol ho saan yon? Tungkol sa kanilang biniling COVID vaccines. Yung mga officials po na ayon po sa direktiba ni Senator Francis Tolentino, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, di po ba? Natatandaan ninyo, yung chairman ng Blue Ribbon Committee nung nakaraang administrasyon, si chairman na Senator Franklin de Relon, no? At ang makasamahan niyang mga senador na ating pong pinagpipitaganan, si Senator Dick Gordon, no? Na talagang buong tapang naman ho talagang inilahad ang mga imbisigasyon na nangyari doon sa Parmalee. Na kung saan, ang problema din ho nila doon ay yung pagbili, overpricing ng mga prices sa mga pangangailangan during the COVID-19 atake, di ho ba? Ang tataas daw at saka umabot daw ng bilyon, no? So, natapos yung investigation na yun, hindi nga natapos, ibig sabihin bitin. Dahil nga po, nagpalit na ating administrasyon, nagkaroon na tayo ng bagong pamunuan, karoon na eleksyon at ito na nga ang bago nating pamunuan. So, ngayon, dahil tayo po ay nagpapasalamat sa chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado, sa katauhan ni Senator Francis Tolentino, ay bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ay sabi, ipatatawag niya ang mga dating opisyal ng former President Digong Duterte. Sino-sino yan? Number one, dating Health Secretary Francisco Duque. Ayan, ho. At dating Vaccine Czar, Carlito Galvez Jr. Yan. Ayan, ho, si Francisco, Health Secretary Francisco Duque Jr. Ano, the third, no? The third. At syempre, dating Finance Secretary Carlos Dominguez at kasama rin si Yusek Maria Rosario Bergere. Yan, tatlo ho na yan. Eh, syempre, kakapanayim sila, iimbestigahan sa Senado. At tingnan ho natin, tayong mga mamamayan, tayo ay obligasyon po natin na makinig at tingnan. At ika nga, tutukan yan kung ano talaga ang pangyayari sa kanilang mga pagpapaliwanag at sa mga pagtatanong na mangyayari sa kanila. Yung dalawang litrato. Ayan po. Ay, kailangan ho natin na bilang mamamayan, malaman natin. Huwag ho natin kakalimutan yung mga pangyayari na yan. Dahil ang involved po dyan ay milyon, bilyon, no? Ayan, dami-daming vaccine. Kaya nga sinasabi ho, ito nga, nakalagay ho sa dyaryo nung nakaraang araw, kanina rin. Parang ilang bilyones ang nasayang na
vaccine, COVID vaccine. Ang nasayang lang, nagkanta, kumbaga sa ulam, napanis, no? Hmm. Ayun, sabi ho ni Dr. Lloyd D. Diaz, magnitude 5.3 quake George sa George Tinaga Island in Camarines Norte, according to state seismologist. Thank you very much, ma'am. Thank you po. Hmm. Yan, totoo po yun, ha? Kaya nga, mabigat, 5.3 sa Richter scale. Sa Richter scale. Eh, ibig sabihin yan, talagang mataas na ho yun at talagang nakakagimbal na rin, nakakanervyos. Lalo na kung kayo pala ay nasa building, nasa taas ng building, daman-dama ho yung pagsiswing ng kapaligiran. At any rate, ito, balik ko tayo sa pinag-usapan natin. Nakita niyo po yung COVID-19 vaccines. Eh, dahil sa pagbili ng mga COVID vaccines na kung saan, eh talagang nasayang lang. At sinasabi po rito na hinihiling nga rin po ng special audit ng ang Asian Development Bank, ADB, at World Bank dahil sila ang nagpautang sa atin sa Pilipinas para makapangutang ng bilyones, no? Eh, gustong ma-i-account ano ba nangyari, no? Paano ang kinalabasan nung nabili bang mga ano na yan at kaano, at sinasabi nga ho kasama ba ang OIC ng Department of Health, USEC Maria Rosario Bergere? Opo, kasama. At sinasabi nga niya natatandaang may ang nang sumalang sa commission on appointment si COA Chairman Gamaliel Cordova, sinabi niya na hinihiling na ng special audit ang Asian Development Bank at World Bank dahil sila ay sila po yung nagpautang, no? Gusto kong i-divulge na ibigay na yung katotohanan at magkano yung mga binili na yan, ano ang totoong presyo, may overpricing ba o whatever, yan ho yung mga itatanong. Siyempre, miskin na ho tayong wala tayo sa Senado, iniisip na ho natin yung mga baka nag-overpricing sila o whatever, no? So, kaya umabot ng ganung kalaki. At nasayang lang ang napakalaking halaga dahil hindi ho na iturok at napanis, kumbaga sa ulam. Ngayon, marami ho ang nagsasabi na dahil daw sa maraming Pilipino ang tumanggi na wag magpabakuna noon. Wag magpabaksin ng anti-COVID kasi kaya daw ho nasayang. Iyon ang isa sa mga katwiran nila. Well, marahil, pero siguro dahil sa karanasang nangyari nung yung panahon naman ni President Pinoy doon sa vaccines para sa mga bata, di po ba? Na kung saan ang dami mga bata ang namatay na hanggang ngayon ay hindi pa na bibigyan ng lunas o hindi pa nakikita talaga ang tunay na dahilan at nagkamatayan yung mga batang na nagkaroon ng vaccine. Eh ngayon, natakot din yung mga kababayan natin dahil di umano, marami ang nagsasabi na maraming nangamatay after na naturukan ng COVID vaccine na yan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sabi naman nung hindi naman daw napapatunayan pa, sabi ng Department of Health. Dahil marahil may mga karamdaman daw yung mga naturukan na yon. Well, kaya mula noon ay talagang sinusuri muna ang mga mamamayan na magpapaturo. At ito nga isa sa mga kaibigan natin, si Mr. Asintado, nung siya'y nagpunta raw sa vaccine center, medyo may ubo siya kaya hindi siya nabigyan ng vaccine. Well, siguro tama rin ho 'yon dahil kung may ubo ka at ang doktor ang nakakaalam, di ba? At saka yung mga may sakit na diabetic, mga kung ano-anong sakit, kinakailangan muna may go signal ng doktor. Napakarami ho ang mga may sakit nating mga kababayan, lalo na yung mga mayroong diabetes, no? Yung mga diabetic na tao na napakaselan para bago sila magpa-vaccine, kailangan talagang meron silang clearance sa doktor. Kaya siguro isa rin ho sa dahilan yun.
pero dapat in-anticipate ho yun ang pamahalaan na mas ika nga ho, yung katamtaman lamang ang dami, at anyway, madali namang umorder kung sakali. Eh, kaso in-order ho nila, eh, over-over. Ito ho nangyari. Kahapon lamang, kanina lang, sinasabi, 22 billion worth of COVID vaccine ang nasayang. Eh, paano ho yung utang natin? Hindi naman ho porkit na nasayang yun. I-ano natin sa Asia, sa ano ho, sa ADB, at saka sa World Bank na hindi, na ano, hindi ho natin pwedeng katiranin yun sapagkat inutang natin pera. At tayo ho, ang bahala, ang pamahalaang Pilipinas, ang bahala kung saan gagamitin yung pera na yun. At kung ano man, eh syempre, lumalakad ho ang interest nun. Biruin nyo, hindi pa ho pinapanganak ang Pilipino, magbabayad na ng napakalaki utang. Umabot na sa trilyon ang utang ng mga Pilipino. Sa history ng Pilipinas, ngayon lang hong nangyaring nag-trilyon-trilyon ang ating utang. Eh, mabuti ho sana. Napakinabangan talaga. Hindi. Eh, yun na nga po, natapon ng 22 billion worth of COVID vaccine. Eh, pagka ganyan, ng ganyan, eh, paano ho yun? Malulugi tayo niyan. At saka sinasabi nga po, yung mga bumili niyan, dapat ho, talagang magre-report sila at ang COA, sasabihin talaga yung katotohanan, ano talaga ang presyo nila at magkano. Tulad din po yung nangyari dun sa Parmalee, di ba? Marami ho silang sinasabi na ano daw yun, meron silang private secrecy na dapat sa kanila lang. Pwede ho ba yung ganun? Dapat malaman ho ng madlang mamamayan dahil pera ho ng mamamayan ang ginastos na yan. At syempre, kung magbabayad tayo ng utang, saan ba ho kukunin yung ibabayad? Sa mga taxes din ng ating mga kababayan, tayong lahat. Habang tayo may hanabuhay, magbabayad tayo. Kaya dapat may pakinabang ang gobyerno sa atin. Ang kaso ho dito sa bayan natin, only those yung mga ordinaryong tao ang nakapagbabayad ng patuloyang tax, katulad ho ng mga guro. Naalala ko, nung ako po'y nagtuturo pa sa DepEd, ang amin pong mga taxes inaalis na sa aming sweldo. Kaya pagdating ng sahod namin, bawas na po yung mga taxes na supposed to be babayaran namin. Kaya wala hong kalugi-lugi sa atin ang gobyerno. Walang may utang na tax ang mga guro. Kasi ho, inaalis na sa sweldo bago mo ma-receive ang iyong cheque. During that time, nasa cheque pa ho kami. And then later on, na ano na kami sa ATM. Pag-receive nyo ng inyong pera sa ATM, bawas na po yung taxes. Kaya tuwing magkakaroon po ng bayaran sa BIR, binibigyan na lang ho kami ng parang resibo na okay na ho kami. Ibig sabihin, nakapagbayad na kami ng taxes. Yan ho yung mga istorya de unamor ng mga guro na ilang milyon ng mga guro sa Pilipinas. Di ho ba? Napakalaking halaga yon, pera. Pero sinigurado ng ating gobyerno, syempre, ang mga pulis yata ganun din, di ho ba? So, napakalaking halaga pag nalikom lahat ho yan, talagang bilyon-bilyon. So, ano yan? Diyan kinuha lahat. At yung iba, inutang. Eh, yung pambayad sa utang, saan ho ba kukunin? Eh, dito sa atin, sa mga lukputan ng mga hanggang ngayon ay nagbabayad ng tax at the same time yung mga businessman natin. Pero meron sinasabi na ano, may exemption eh. Eh, sino daw ho yung malalaki ang business, yung nandadaya ng mga ano eh, ng kanilang pag-de-declare ng kanilang mga kita. Alam niyo po, sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, isang malaking kasalanan ho ang dayain ang inyong income. Mananagot kayo ng gusto. Eh, dito sa atin, malaho eh. Kung kumikita kayo ng bilyon-bilyon, yung mga malalaking tao at mga mayayaman talaga, eh sila ho yung hindi yata nagbabayad ng maayos na taxes. Marami tayong naririnig na ganyan. Eh, sabi nga, kung magbabayad lamang ng taxes, eh sana, baka hindi ho tayo umabot ng trilyon ng ating utang, no?
alam nyo naman ho kung sino yung merong malaking utang sa BIR. Na hanggang ngayon ho pinag-uusapan, no? Pero ang sabi nga po natin, kanya-kanya silang katwiran. Kaya abangan natin, mga minamahal nating kadiskarte, oh, sa December 14, 2022, ang unang pandinig nitong mga ipinatatawag sa Senado sa pamumuno ni ang nagpatawag sa direktibo ni Senator Francis Tolentino, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan po. So, wag ho natin yung paliligtasin dahil nakasalalay ho dyan ang alin ang ikakatagumpay ng ano ng itong hearing na to, no? Para malaman ho ng buong sambayanan yung mga katwiran at kung yung mga itatanong ng ating mga senador, yung ating mga mambabatas. Mga mambabatas natin dito sa ating dating opisyal ng Secretary of Health, lang iba kundi si yun ho, si Francisco Duque III at kasama rin dyan ang dating USEC Secretary si Miss si Ma'am Maria Rosario Bergere at yung isa pang dalawang opisyal pa ang dating vaccine czar Carlito Galvez Jr. Ayan. At yung isa pa sino yun? Dating Finance Secretary Carlos Dominguez. Tingnan nun natin yung kanilang mga kasagutan. Aalala ho nyo nung kasalukuyang imbisigasyon nun sa Parmalee. Galit na galit pa ho si Francisco Duque III. Sinasabi na hiniyaan nyo kami. Meron pa siyang ganung salita. Naalala nyo ho ba yun? Galit na galit pa siya nun. Ngayon, tignan ho natin kung ano naman ang ipapaliwanag nila, kung paano sila magpapaliwanag dito at ano yung kanilang mga katwiran. Karapatan nating malaman na taong bayan dahil para naman medyo maluwagan ng dibdib natin na hindi ba tayo talaga niloko, parang gano'n. Kailangan natin malaman yan dahil pera ng bayan ho yan. Kaya lahat po tayong mamamayan ay inaanyayahan kong makinig sa pandinig na gagawin ng ating mga mambabatas sa Senate sa December 14. Huwag niyo kalimutan yan, no? Magandang maganda yan. At marahil umpisa nila umaga, no? Hanggang sa hapon siguro yan. Doon natin makikita yung mga katwiran, kung ano ba yung talagang mga pangyayari at anong klaseng pandinig ang inihanda ng Senado at tingnan natin kung gaano katatalim ang mga question nila na siyang magpapaikot sa mga sa mga taong involved diyan na pinatatawag. Dating opisyal ni Presidente Digong sinasabi ipapatawag sa Senado dahil sa biniling COVID vaccine. Sa wakas, ipagpapatuloy ang investigasyon. Ay dapat lang, di ba? Pero kanina nga lang po, nagkwentuhan kami ni Ginoong Sammy Gabot. Sinabi niya, taga Pangasinan pala si Sir Secretary Duque. Sinabi niya, pamilya talaga ng mayayaman yan. Mayayaman talaga raw yan. Yan daw nga yung nasabihan na ang relo ay worth ilang milyon, no? At ang mga kotse niya ay talaga namang milyones din. Ibig sabihin talaga mayaman. Pero sinasabi nga po, yung mga mayayaman, sanay talaga sa pera yun, no? At tignan ho natin, ano ang magiging kalalabasan ng unang pandinig sa Senado sa December 14, 2022. Yan. Magandang regalo po para sa ating bayan yan dahil magkakaroon ng linaw ang mga may question na mga pangyayari dito sa ating bayan. So yan po, mga minamahal kong kadiskarte, Maraming salamat po sa muli niyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Excuse me.
At muli ko kayong inaanyayahan na i-like, i-follow at i-subscribe kami sa ating YouTube channel, sa ating Elizalde Broadcasting at sa ating pong Facebook channel. Hanggang sa muli at lagi ko pong sinasabing, we love you all. Bye-bye.